Hello mga idol. So today po ay tuturuan ko naman kayo kung paano mapamonetize ang inyong Facebook account within just 2 weeks. Yes po, kayang-kaya po yan. Kayang-kayang ma-meet ang requirements sa Facebook Star at saka sa in-stream ads sa loob lamang ng 2 linggo. Kasi ako po, na-meet ko yan sa loob lamang ng 2 weeks. So guys, gawin nyo po itong aking mga tips na ibibigay sa inyo at sigurado ako na magagawa nyo rin pong mapamonetize ang inyong Facebook sa loob lamang ng 2 linggo. So guys, syempre bago po yan ay shoutout muna tayo kay Idol Jerome yan. Shoutout po kay Idol Jerome. Nagbibigay din po siya ng mga tips, tutorials tulad ko kung paano mabilis mapamonetize ang inyong Facebook account at marami pang tips no para mag-grow ang inyong Facebook page. So guys, may tinanong siya sa atin kanina na kung bawal nga daw ba talaga yung random content sa Facebook no. So guys, sasagutin po natin yan at nasagot ko na rin po yan sa kanya. At ang sagot po diyan guys is bawal po yung term, mali po yung term na bawal, no? So guys, hindi naman po kasi talaga bawal. Ang tamang term po doon ay hindi advisable ang random content, no? Mas maganda po talaga ang nakafocus kayo sa iisang niche at sa ganung paraan mabilis mag-grow ang inyong Facebook account. So guys, kung kayo po ay may random content, okay lang po yan. Wala naman pong masama dyan. Pero ang disadvantage po kasi nyan is mabagal po talagang mag-grow compare sa nakafocus sa isang niche. So guys, ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano kayo pipili ng isang niche. Bibigyan ko kayo ng mga tips na niche na pwede nyong gawin, no? Napakarami pong niche na pwedeng gawin at ito po ay papakita ko sa inyo later dahil meron po tayo ngayong tatlong bagay na pag-uusapan. Number 1, yung must do. Number 2, yung must not do. At syempre, yung number 3, yung mga niche. Yung mga niche na magandang i-content ngayon, no? Napapanahon na content. So guys, simulan na tayo. Unang-una po na bibigay kong tip sa inyo is yung must do. Must do. So sa must do po muna tayo. Una guys, ang gawin nyo kung profile account po ang inyong gamit, kung profile account yan, yung mga friends po natin ay counted po as followers. So anong dapat natin gawin? Gawin nyo po every hour, oras-oras po every hour mag-add po tayo ng 1 to 20 friends or 10 to 20 friends. No? So limitahan po natin ng up to 20 friends yung ating i-add sa loob lamang ng isang oras. And then, after nyo makapag-add ng 20, next hour, 20 ulit, next hour, 20 ulit, no? Sa ganung paraan ay mabilis kayong ma-engage, mabilis tataas ang inyong followers at yung mga video nyo ay mas marami ang mararating. Okay. Sino-sino ba yung dapat i-add? So guys, i-add nyo lamang po yung sa tingin nyo ay mag-grow ang inyong channel dahil may engage kayo sa kanila. Like yung Filipino, tapos active sa Facebook, pagkatapos, hindi dummy account. Dapat po hindi dummy account. Huwag po kayong mag-add ng foreigner kasi po hindi po yung manonood ng video nyo lalong-lalo na hindi po maintindihan yung inyong content or yung inyong mga sinasabi. Okay? So, yan po yung tatandaan natin sa tamang pag-add ng friend. Okay? Magiging followers po yan at mabilis nyo pong mamimit ang 5,000 followers pagka po ginawa nyo yan at the same time yung 1,000 followers na required sa stars. And then guys, pagka po kayo ay nag-add ng nag-add, automatic, marami din pong magpe-friend request sa inyo. Same process lamang po. Wag po tayong mag-a-accept basta-basta. Ang i-accept lang mo po natin yung sa tingin natin ma-engage tayo. Wag mag-a-accept ng dummy account at wag mag-a-accept ng foreigner. Kailangan yung active lang sa tingin natin. Okay. Next step guys, kailangan nyo po mag-upload araw-araw. Mag-set tayo ng minimum video na i-upload. Sa Reels po, mag-set tayo ng minimum 6 reels a day. Ako, ganun po yung ginagawa ko. Ginawa ko before. Kaya mabilis ako na monetize. 6 reels a day, minimum. Yan po yung sineset ko para mabilis akong tumaas yung aking watch hour. No? So guys, yes, kasama po yung reels video sa watch hour ni Stream Ads. Kasi hindi po ako nag-upload ng long video or stream video before. Tapos, nag-grant po yung aking minutes views sa Stream Ads. Kaya na-monetize po agad ako. So guys, ginagawa ko 6 to 10 reels. Minsan umabot ng 10 or 11 reels a day. No? Kaya napakabilis ko talagang na-meet yung 60k minutes view. Ang next po guys ay syempre, kailangan mag-upload din po kayo ng stream videos. No? Sabay-sabay nyo po yung stream videos, reels, tsaka
Kung ayaw nyo mag-live, wala naman pong problema. Pero guys, maganda po na maggawa na kayo ng stream videos, isabay nyo yung stream videos, kasi po kapag ka kayo ay sakaling ma-monetize at wala pa kayong stream videos, mabagal po yung process ng progress ng inyong earnings. Kasi wala pa po kayong videos na maaaring lagyan ng ads. Pero kung nakaipon na po kayo ng maraming stream videos, marami na po kayong lalagyan ng ads pagka po kayo na-monetize sa stream ads. Okay. So, guys, next, kailangan po ay basahin po natin yung partner monetization policy at community standards para alam po natin yung mga bawal at hindi bawal, mga dapat yung gawin. Okay? Dapat po basahin natin yan. Kung tinatamad po kayo magbasa, meron po tayong full video tutorial sa ating timeline. I-check nyo na lamang po. Okay? Tapos, guys, mas maganda sumunod po tayo sa correct format ng correct ratio format ng video reels video. Ano ba yung correct ratio format? Nandiyan po yung 9:16. Huwag po tayong malilito. No, guys, ang ratio po ng reels video format ay 9:16. Yung iba po kasi akala nila parehas lang yung 16:9. Magkaiba po yon. Ang 9:16 ay naka-portrait po yon. Yun po yung recommended format ratio sa reels video, at yung 16:9 naman po is naka landscape. Yun naman po yung recommended format sa stream videos, no? So, pwede po yung i-edit, guys, sa CapCut editor o kung ano man pong editor ang gamit nyo. I-click nyo lamang po yung ratio. Hanapin nyo po sa settings yung ratio. Then, makikita nyo po doon yung 9:16 or 16:9. Okay? Malina po yan, ha? Sa reels ay 9:16 at sa stream video ay 16:9. Okay? Baliktad. Next, i-review po natin, guys, yung ating mga old posts, kung tayo ay may mga old posts na, kasi kapag po tayo ay na-monetize, damay po yon sa babasahin sa policy. Okay? Kapag, kasi pwede nyo pong ipamonetize yung mga old videos nyo, lagyan nyo ng, i-on nyo yung ads pagka po kayo ay na-monetize na. So, madadamay po yon sa ma-detect ni Facebook kung bawal man yan or hindi. So, i-review po natin. No, para if ever na ma-monetize na tayo, ay hindi na tayo magkakaroon ng problema. Yan po yung problema ng kalamihan ngayon, na yung mga old videos nila is nade-detect na may violation. No, hindi agad nila na-review. So, dapat ma-review po agad yung mga old posts. And then, syempre, everyday po, i-check natin kung may violation at policy issue yung ating account. Nung sa ganun, maiwasan po natin na ma-restrict or ma-hold yung ating monetization. Okay? Maaari po kasing i-review anytime ni Facebook yung ating account para sa ads on reels, no? Yung ads on reels, anytime kasi pwede tayong invite ni ads on reels, no? Sayang naman kung pag i-review ni Facebook yung ating account tapos wala pa, may violation tayo or hindi natin napapansin, mayroon tayong restriction or policy issue. Mas maganda na mamonitor po natin araw-araw. Next po, kailangan pag magbablog po tayo, gumamit po tayo ng mother tongue. Mother tongue. So, kung kayo po ay Pilipino, mas maganda, Pilipino po ang salita na gamitin natin para lahat ng Pilipino po maiintindihan yung ating sinasabi. Kasi yung iba po, pag Bisaya sila, Bisaya language ang sinasabi nila. So, hindi po sila na-engage sa mga mas maraming Pilipino, kasi hindi naman po lahat ng Pilipino ay nakakaintindi ng Bisaya. Mas maganda Tagalog yung gamiting language, okay? Next po, ay gumamit po kayo ng thumbnail, yung nagde-describe sa inyong video, tulad po ng mga nasa reels ko, yan, yung may mga word, yan, yung may mga nakalagay, nakadescribe na dyan kung ano yung nilalaman ng video. Sa ganyang paraan po, mabilis na makukuha yung attention ng ating mga viewer, dahil maintindihan na agad nila kung ano yung laman ng ating mga video. Okay? And then, kumapit po, hanggat maaari, gumamit tayo ng pointer kung tayo po ay mag-tutorial. No, yung mga araw-araw, mas maganda may pointer tayo. And then, guys, ngayon po, kung tayo ay gagawa ng content, kailangan may value yung ating content sa ating mga viewers. Ano ba yung mga content, possible content na maaaring may value? Ngayon, guys, unahin ko na po sa inyo yung mga sample na engaging content. No? Ito po yung mga sample na engaging content na pwede nyo gawin, na napakabilis pong mag-grow ng page ng mga ganito po yung content. Okay, number one, yung food cooking tutorial. So, about sa food, about sa pagluluto, yung nag-tutorial tungkol sa food. Napakabilis pong ma-engage yan, dahil napakarami pong gustong matuto magluto.
ngayon, sa panahon ngayon, no? So, kung kaya nyo gawing reels yan, mas maganda gawin yung reels. Kung nahiya kayong magsalita, i-voice over nyo po. Madali lang pong mag-voice over. Next is social media tutorial. Tulad po nitong ginagawa ko. Nag-tutorial po ako about sa Facebook Reels and then mga tips, kung ano pang tips about sa social media or about sa Facebook. Next po is yung academic tutorial. Napakarami pong nagka-content nito at napakaganda po nito kasi marami pong interesado dito. Ano ba yung mga academic tutorial? For example, yung math. No, paano yung secret ng pag-addition. Siguro nakikita nyo na po ito. Yung mga technique, paano mabilis mag-multiply, paano mag mga formula sa math, no? And then yung sa English, halimbawa yung gagawa ka ng sentence, ano yung tamang sentence, yung mga ganun po, no? Guys, napaka-engaging content po niya, academic tutorial, napaka-engaging po niya, lalong-lalo na kung kayo ay teacher, tapos marami kayong estudyanteng follower, napaka-bilis pong ma-engage niyan, okay? Next po is yung programming tutorial. Sobrang dami din po naghahanap ng programming tutorial. Yan po yung mga tutorial na about sa computer. Okay? Kung kayo ay magaling sa programming, sobrang dami din po nung naghahanap niyan, guys. I-try nyo po. And then next is about sa Excel. No, guys, napakadami pong gustong matuto sa Excel dahil yan po yung kalimitang ginagamit sa office. Kung kayo ay marunong sa Excel, pwede nyo po yung gawin mga tricks, mga formulas dyan sa Excel para mapadali yung trabaho. Sobrang dami po na pwede nyo gawin dyan. Excel, Word, tsaka PowerPoint. No? Kung kayo po ay may idea tungkol dyan, mag-search po kayo ng mga example tutorials, magkakaroon po kayo ng idea kung ano yung dapat gawin. Sobrang dami po nakikita kong ganyan sa Reels at ang tataas po ng followers nila. Okay? Next po, video editing at photo editing. Kung magaling naman po kayong edit ng video at mag-edit ng picture, pwede nyo pong gawing content yun. Napakadami din pong manonood sa inyo kasi napakadami pong gustong matutong mag-edit ng video at mag-edit ng picture. No, kung nadyan yung skills nyo, pwede nyo yan po yung i-content nyo. Okay? Next po is yung mga cellphone hacks. No, kung marami kayong alam na sa cellphone tricks or cellphone hacks, pwede pong yan ang i-content nyo. Engaging content din po yan, napakaganda. Kasi usong-uso na po ngayon yung mga tricks and hacks sa cellphone dahil nga halos lahat ng tao ngayon ay may cellphone na. Marami silang gustong matutunan na tips and tricks sa cellphone. Next is yung gadget review. Now guys, marami ngayon mga tao na hindi nila alam kung ano yung mga gusto nilang biling gadget kasi wala silang idea kung ano yung maganda. Maganda po kung kayo ay may mga gadget dyan, mag-gadget review, lalo na kung kayo ay nasa store ng mga cellphone, halimbawa, mga ganyan. I-review nyo po, pwede nyo pong i-review yung mga gadget nun. Nang sa ganun, magkaroon ng idea yung ating mga viewers kung ano yung magandang bilhin. Marami din po naghahanap nyan, guys. Okay? Next po is yung gaming. No, guys, kung kayo naman ay mahilig sa game, napakarami po ngayong nanonood about gaming, lalong-lalo na po yung ML. Patok na patok po yan ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan, no, sa mga teens. No, pwede rin po yan na ang gawin yung content. No, next is yung travel or best places to eat. Pwede kayong mag-travel, i-share nyo kung ano yung maganda dito sa lugar na to, ano yung masarap kainin, bakit masarap kainin, bakit kailangan yung puntahan. No, so guys, sa ganung paraan, maiinggan nyo yung inyong mga viewers na tingnan yan, yung lugar na yan para kung sakali magustuhan nila, edi pupuntahan nila at i-share din nila sa iba, di ba? And then guys, next is yung house decoration. Marami din pong naghahanap or gustong matuto na mag-decorate ng kanilang bahay. Like yung mag-dedicate ng wall sticker, mag-design ng sticker. Marami po, marami guys. No? Subukan po natin yan. And then, ang next po guys is yung pet caring. Kung kayo ay mahilig sa pet, pwede nyo pong i-tutorial yung pag-aalaga nyo ng inyong mga pusa, aso, or kung anuman ang meron sa inyo. Okay? Next po is yung sa beauty vlog. Yan, napakadami pong nag-beauty, nagme-makeup, paano mag-makeup ng tama, paano magpaganda. So guys, napakadami pong nagko-content yan. Yan po yung ilan sa mga maaaring content na gawin nyo, okay? Yan po, ilan lamang po yan sa at marami pa pong iba. Kung kayo po ay may naisip na idea or kung kayo ay may karunungan sa ibang bagay, yun po yung piliin yung content, okay? Maganda po tayo, search natin sa Google kung ano yung maaaring nating pwedeng i-content. Ngayon guys, ano naman yung mga bawal gawin kay Facebook, no? Number one, dapat iwasan nating maglagay ng music, okay? Hanggat maaari, huwag na tayong maglagay ng music kasi yung iba po, tinuturo na maglagay ng music. Pero guys, yes, maaaring no copyright yung nagamit yung music ngayon. Nakuha nyo sa Facebook or kung saan man, no copyright yan. Pero hindi po yan forever, free copyright.
someday maaari po yung magkaroon ng copyright. Iwasan po natin yan, guys. Okay? Iwasan natin maglagay ng music para makaiwas tayo sa violation. Yung iba po, kung kailan sila monetize na, sakalang sila nagkakaroon ng copyright, ay sakalang lumalabas yung copyright. So, napakarami na pong na-demonetize dahil dyan. Okay? Next, dapat po, syempre, original yung content mo. Huwag tayong kukuha ng mga video sa ibang vlogger, no? Kailangan tayo yung gagawa ng video para makaiwas tayo sa lahat ng violation. Number 3, dapat po huwag kayong magre-upload ng inyong mga video, ha? Bawal pong magre-upload. Kung ano po yung in-upload nyo sa Reels lamang po yun. At huwag i-upload sa ibang FB page, FB account. At huwag i-upload sa stream ads, no? Kung sa stream videos. At kung kayo naman po yung nag-upload sa stream videos, huwag nyo pong puputul-putulin yun para i-upload sa inyong Reels. Magkakaroon po kayo ng violation. Ano yung violation na pwede nyo makuha? Andyan po yung lack of originality content or refurbish or repurpose. Yun po yung nakukuha dyan pagka nagre-upload ng sariling video. No, at saka yung kahit hindi sa inyong video, yung video na walang copyright tapos in-upload nyo po. Yun po yung makukuha dyan. Repurpose or refurbish at lack of originality content. Okay? Next, wag po kayong magbubusa. Hindi po recommended yung boost. Magbabayad po kayo dyan sa boost. Ang mga nagtatanong po kung ano yung boost, nagbabayad po yan. Babayaran nyo po yan para magkaroon ng views yung inyong video. At pag hindi nyo po binayaran yan, magkakaroon lamang ng restriction ng inyong account. So, iwasan nyo po ang mag-boost. Okay? Next po is, huwag kayong magbibideo ng mga bata na walang kasamang matanda. Kailangan, kung gusto nyo po magbideo ng bata, kung gusto nyo i-content yung inyong anak, kailangan po may nakikitang matanda, no, 18 and above sa inyong video. Okay? Next is, huwag po kayong makikipag-follow to follow. Umiwas po kayo sa pakikipag-follow to follow kasi napakadami pong nare-restrict dyan at napaka-late ng chance na ma-monetize nyo dyan sa pakikipag-follow to follow. At ang worst dyan, kahit napakadami ng inyong followers, walang manonood ng video nyo. Sayang lang, hindi kayo kikita. Okay? Instead na yung oras na sayang nyo sa pakikipag-follow to follow, i-focus nyo sa paggawa ng content. Okay po? Next po is, wag na wag nyo itaturn off yung inyong professional mode, ha? Pag na-turn on nyo na, wag nyo na itaturn off yung inyong professional mode. Okay? Next po is, wag mag-upload ng kahit anong sensitive na video. Ha? Bawal pong mag-upload ng kahit anong sensitive na video. Iwasan po natin yun dahil maaari po kayong magkaroon ng violation or ng kahit anong policy issue. No, iwasan po natin yun, guys. Next po, guys, ay huwag po kayong mag-upload ng kahit anong sensitive na video, no? Kahit alam na natin na magbabayaran yan, huwag na huwag po kayong mag-upload kasi po magkakaroon po kayo ng violation dyan. Bawal na bawal po yan kay Facebook, no? Yung iba po kasi, yung mindset ng iba ay magbabayaran to kasi nga naman, yung mga away-away, no? Mabilis kasi mag-viral yan, no? At congrats po kung natapos nyo yung video na to, guys. At bibigyan ko po kayo ng bonus, guys. Hindi lang po kayo pwedeng sa Facebook kumita, no? Pwede rin po sa YouTube. Pwede nyo pong pagkakitaan yung isang video nyo ng dalawang beses. Now, guys, yung mga ina-upload po nating video sa ating Facebook account ay pwede po nating i-upload sa YouTube. So, kung kayo ngayon ay mag-i-start at nag-i-start na kayo at wala pa kayong YouTube, mag-create na po kayo ng inyong YouTube channel at lahat ng ina-upload nyo pong video sa inyong Facebook account ay pwede nyo din pong i-upload sa YouTube channel. Mabilis lamang din naman pong ma-meet ang requirements ng YouTube basta consistent po yung inyong pag-upload. Okay? So guys, hanggang dyan ang ating video. Sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you!